guys, it's your girl Mika, back at it again with another video. So it's been a while since gumawa ako ng video, and especially Q&A video. And gusto kong gawin to ngayong babalik ako sa YouTube kasi tagal ko din nag-upload, tagal kong hindi active, lagi akong mag-upload lang ng pusulpot-sulpot. Kaya ngayong babalik ako, ang gagawin ko is Q&A video para sa inyo. So nandito yung mga questions sa cellphone ko, and babasahin ko lang sila and then sagutin ko. So first question is, are you happier now than last year? So yung answer ko doon is, tingnan nyo naman yung bangs ko. Poison ako. Pinatay ko yung electric fan, guys, para hindi nyo marinig. And kaya ako may bangs kasi natakpan ko yung nasunog ko sa noo. Anyway, happier ba ako this year than last year? Well, hindi ko masasabing mas happy ako ngayon or mas happy ako last year kasi magkaiba sila. Last year, masaya ako sa ibang mga dahilan. This year, iba din ako sa mga ibang dahilan. So, hindi ko sila pwedeng i-compare kasi magkaiba sila. So, magkaiba yung mga na-experience ko last year sa this year. Which is, that's the good thing about life and about waking up every day. New Year's and new life. Yun yung, that's the good thing about New Year. Syempre, my goal every year is mas maging happy kaysa year na nakalipas. Syempre, yun naman dapat ang goal natin, hindi yung parang pangat naman siguro if mas happy ako last year kaysa this year. Every day, tinatry ko mag-improve and mas pasayin yung sarili ko and mas piliin yung happiness. So, I guess, kahit di ko sila pwede ipag-compare. Just to answer your question, yes, mas happy ako this year than last year. Next question is, do you consider buying a fake luxury item? I don't consider buying fake luxury items kasi ganun ko kamahal yung brand, you know, ganun ko kamahal yung the maker of the brand or yung brand mismo. Hindi ko siya kayang pagchitan. And ewan ko kasi ano din yun eh. Kasi feeling ko that's bad for my credibility and I don't know, it's bad kasi naghihirap yung brands na yun. Basta, for me lang naman, and ako lang naman, no. I don't consider buying fake luxury items. Next question is, are you pregnant? Lagi ko ito nakikita sa mga post sa mga comments na, actually may kumakalat nga na para issue about dito, na buntis do. Ako, ganyan. Para mas mabilis, no, hindi ako buntis. Itong picture na to, like yan, yung picture na yan. Yan yung kumakalat na picture ko with PT. Para mas malinaw lang, yung picture po na yan is, hindi po sa akin yung PT na yan. Basically, sa kaibigan ko po yan, na buntis. And sobrang saya ko po. Shinare ko siya sa ate ko. So, yung ate kong baliw, in-screenshot niya, tapos pinost niya sa dump account niya. So, may mga snitch sa dump account niya na madadaldal, kinalat. So, nakarating sa mga bashers. Ang lala ng mga bashers, ang galing talaga. Very, feeling ko talaga, yung basher ko na paulit-ulit yung sinasabi sa TikTok, sa Twitter, sa Instagram, is very close lang dito. So, yeah, hindi po totoo, hindi po ako buntis. I'm just, pretty. Char! Next is, bakit hindi ka na nag-upload? This past few months and weeks, sobrang unmotivated ko. Di ako makapag-edit, di ako makapag-gawa ng content. Very unmotivated, wala akong gana sa lahat ng bagay. So, nadamay yung pag-upload ko. And I'm so sorry. Kaya ngayon, babalik na ako sa pagbablog. Tinatry ko yung best ko para makabalik actually. Then ayun, sobrang naapektuhan din siguro ako sa social media kasi sobrang lala ng mga basher. Actually, hindi ko talaga feeling na mga siya. Feeling ko konti lang sila or dalawa lang sila or isa pa nga. And again, paulit-ulit lang yung sinasabi sa internet. And sobrang, ewan ko, nagpahinga muna talaga ako para mag-isip. Alam niyo yun, nilimit ko kasi medyo nawawala ako sa track ng life and sa sarili ko. So, I made sure na I'm okay mentally and physically bago bumalik sa inyo. Kaya din ako tumigil kasi nga, I'm struggling mentally. Which is, lagi ko namang nararamdaman and lagi ko namang nararanasan simula bata ko. Pero, ibang level siya this past few months. So, talagang inayos ko muna siya bago bumalik sa inyo. Sinong ayaw mo sa bootcamp? Sino ba ayaw ko sa bootcamp? Wala naman ako ayaw sa bootcamp. Sino content creator ang ayaw mo mga collab? Siguro yung mga content creator na ayaw ko munang mga collab is yung mga hindi ko ka-close. Syempre, gusto ko
Kung napapansin niyo sa mga videos ko, di ako masyado na ipag-collab sa mga hindi ko ka-close. Bago ako makipag-collab sa tao, minimake sure ko muna na kilala ko sila, or idol ko sila, or someone na parang alam mo yung kikilalanin ko muna bago ako makipag-collab. Pero yun, ang hirap kasi noon, paano kayo magkakaroon ng chemistry sa vlog, di ba? Kung hindi naman kayo close or magkakilala, nagkakapaan kayo pareho. How's your mental health now? My mental health, right now, is on the edge of the cliff. Don't joke lang. Joke lang. I'm trying my best to hold on. Diba? Para kumapit. Ang ingay nung kapitbahay namin talaga nagdadrum siya. Pero walang magagawa. Ngayon ko piniling mag-vlog. Anyway, my mental health is... Well, never naman siya naging okay totally. Like 100% never siyang naging okay. Alam nyo naman... Hindi ko alam, hindi nyo alam. So, yung iba sa inyo alam naman na I'm struggling with or I'm diagnosed with depression and anxiety. So, ever since bata ko, nag-struggle ako with my mental health. But right now, I'm trying my best para maging better every day. And I'm always trying. But yeah, sanay na ako. And tulad na sabi ko dati, para lang akong nasa dagat kung saan may mga waves and nagsisurf ako. Like surfing, ganyan. And kahit tumaas yung waves, mag-surf lang ako. And pag natumba ako, may time na matutumba yung surfing board. It doesn't mean natapos na yung pag-surf ko. I just have to rest and then do it again. Enjoy the waves again, diba? So ayun, hindi ko siya ma-explain. Siguro nasanay na lang din ako na mag-surf sa mga alon. And matutong lumangoy. Parang ganun yung estado ng aking mental health right now. But I'm okay. It's okay not to be okay sometimes, and I'm okay. I'm used to it. Next is comment bash na tumatak sa'yo and how did you move past it? Kung may sagot ako dito eh, nung hindi okay yung situation ko kasi actually to video na to, niretake ko kasi gumawa ako nung isang beses. Inanswer ko tong mga tanong na to dati and hindi ako okay mentally nung time na yon. Ano ang ginawa mo nung birthday ni age 2? So, ang ginawa ko nung birthday ni age 2 is, umuwi ako galing sa US nung saktong birthday niya. Then, siya nagsundo sa akin. And dapat ang balak namin nun is party talaga. Kaso ayaw niya yun. Sabi niya, mas gusto niya daw na kami lang dalawa. So, syempre, birthday niya, siya yung pagbibigyan natin. So, kami lang dalawa nung birthday niya. Then, nag-dinner kami. Then, nag-lunch kami ng dinner. Then, binigyan ko siya ng gift. Kung gusto niya mapanood yung full clip na vlog, comment kayo sa baba kung gusto nyo. Then, a-upload ko yung buong vlog nung araw ng birthday niya. Okay, that's it for this video and I hope nag-enjoy kayo. Very short video lang to para sa pagbalik ko sa YouTube. Anyway, thank you so much for watching. No hate, spread love, and stay hydrated, everyone. What we do here is go back. Lord, save me, my drug is my baby.